kasama mga dog si Marian Rivera. Ay, hindi ako kinabahan, my God. Ala! Diyos ka nakakaloka. Pero yun nga, super happy ako, super thankful ako kay Direk Kim. At saka syempre sa lahat ng buko ng balota. Dahil alam mo naman, diba, ang film na to talagang pinaghandaan talaga nila ng Malala. So pinaghandaan ko din ng Malala, diba? So super skincare ko ng Malala, diba? Ay! Mukha nga eh. Nagpagluta, diba? Ala! Nagpagluta, nagpa-collagen. Ano sabi ng balat ni Marian sa balat mo, diba? Ayun, hindi ko na mahahabol yun. Yung mga ibang artista na pinagamit ko. Pero anong role mo dito, Sasa? Ang isa pa akong baklang kanal dito, yes. So talagang ano, from my own experience, and very personal yung role for me. And baklang barangay to, which is isa sa mga experience ko din. Kasi sa amin kasi talagang baklang barangay ako at mapansin, diba? And usually naman talaga mga bakla talaga, yan yung mga talagang may eksena sa politika ng ating barangay, diba? Dahil kami yung mga mapansin na nakakuha ng boto, nakakauto kami ng mga boto, diba? Ganun. Okay. Speaking of that, yung si Kit sobrang known siya for that kind of story. Baka, social, political, directly. Ito sa mga ganyang story. Paano ka napa-orito? Kasi kilala ka rin being a critical artist. Critical artist! May mga say ka lagi. Paano ka napa-orito dito sa ganitong proyekto? Wala na rin akong makain kasi, so buong wala talaga. Pero yun ka, sobrang happy ako kasi alam si Direk Kim talaga, isa yun sa mga talagang sumusuporta sa community. And syempre napanood niya ako ng pandemic and lagi niya akong inaamat, ganyan. So sabi ko naman, and happy ako kay Direk Kim kasi nakukuha niya talaga yung fantasy ng isang bakla. So talagang hindi niya ako pinabayaan sa role na to. Nasabi natin, di ba, kadalasan ng mga bakla ay coin for ano lang, punchline, butt of the joke. But this time around, no, binigyan niya ng lalim, binigyan niya ng layers ang pagiging baklang kanan at pagiging baklang iba. Kamusta ka trabaho siya? Sasa, si Marian, kamusta siya ang katrabaho? Ayun naman, I'm sobrang, wala lang. Sino yun? Balditahan lang kami, gano'n kami. Pero ano naman, si Mama Mario talaga, bilang isang bakla din, yan ang kinalakihan ko rin. Kasi, alam mo lang, Darna, Marimar, bakla fantasy talaga namin yan, di ba? So, yan isa sa mga ano idol ko din yan, nung lumalaki mo, Jezabel, yes, di ba? Alam mo naman, Diyos ko, nakakaloka. Pag bakla-bakla ka nung bata, di ba? Fantasy mo talaga yan. Feeling ko si Marian Rivera. Ganon. So, dito na fantasy ko din siya ng malala. Kaya, alam, super thankful talaga ako na talagang ituwas a dream come true for me. And napaka-professional ni Madam Marian. And wala, never kong nakitaan ng, alam mo yun, bigat katrabaho ang anyone sa set namin. Sobrang gaan lang talaga. And yun ang kinaka-thankful ko sa first film ko ng Cinema Lions. Paano nakuha? Paano nakuha yung ano mo? Nung role na to, right? Was it pitched to you? Nag-audition ka ba? Ay, pinitch ko sa akin, diba? Ah! What made you say diba? Yes? Ganun na lang eh. Nang actually, pinag-isipan ko. Pinag-antay mo. Pinag-antay ko. Pero charat. Hindi naman. Right away nung sinabi niya sa akin, sige, gawin natin to. Ganyan. Oo. So talagang, sobrang happy talaga ako for this role. Kasi, alam mo yun, kakaiba siya. Kakaiba siya sa mga papanood ko sa mainstream na mga baklang representation. True. Kaya talaga, political ang baklang ko. Ayan. Well, alam ko may mga baklang political din naman na before. Pero alam sa mga kamalayan na meron ako, eto talaga yung parang sabi ko, shit, kukunin ko to dahil para to sa mga nakshi ko. Yan! Yeah! Ang magiging influence dito sa LGBT community is talagang kapag bakla ka, hindi ka lang basta baklang atake-atake lang siya, di ba? Hindi ka baklang joke time lang, di ba? Maaring joke time ka, pero may ano ka, meron kang lalim at meron kang kabuluhan dito sa mundong ito. At sa political na to, na political climate na to, meron tayong say, di ba? Meron tayong masasabi at may influence natin sila. Nakikinig na sila actually, di ba? Kasi last time nakapag-Pride March tayo, makapag-Pride. Di ba? Pride kineme tayo. Ang bongga ng performance mo. Di ba? Grabe na. Ilabas na ako sa performance. Pero yun nga. Marami tayo, hindi lang tayo nag-iisa. At marami tayong istorya na mabibigay sa mainstream, sa indie, sa lahat ng platform na pwede natin ibigay. Di ba? Marami tayong mga kulay, marami tayong mga eksena na alam ko, isa lang to sa umpisa or hindi man umpisa, pero makakontribute to sa mga bagay na pwede natin pag
i-grow pa ng LGBT community. Kasi ito queer. Ano daw? Palapit ka ng pinapit sa amin. Tinatakot ko kayo. Last question na lang sa akin, San. Yung paganda lang sinabi mo, no? Parang iba-iba ring plat. Ikaw, may bayad yun, ah. Iba-ibang platform pa rin nagsimula ka. Digital, ngayon naman, cinema na. So parang, tapos meron ka rin yung live performance mo. Nag-calendar, girl ka pa. So parang, nung nagsimula ka ba, nasa isip mo na makakaya mo, makapag-empower ng ganito kadaming tao? Or parang it just came along the way? Or natural na lang siya? Well, yung ako nung nagsisimula ko, kasi ang mga bakalang-kanal talaga nilalait yan sa internet, di ba? Parang ginagawang meme, nilalaro. Pero naisip natin na parang, ala, hindi pwede mag-star ang bakalang-kanal kasi, di ba, ang community namin is kadalasan maghirap, maa-team, gano'n, di ba? Pero hindi, this time talagang magpakatotoo ka lang. And yun naman yung gusto ng mga genies ngayon at mga bagong mga bakla ngayon. Inclusive na tayo at lahat tayo may kwento at may istorya. Kaya talagang kung ano may istorya, may ipakita ko yan. Be authentic, di ba? Bongga! Tama! Correct! Parang nangangaway naman ako. Parang nangangaway ka naman, Be. Nagpupuyat ako sa mga reels mo. Parang papalapit ka na sa akin. Oo, parang galit ka na sa akin. Hilot na hilot mo ako, bibigyan ka ng isang panganay.